Kamusta mga ka-EV? Welcome sa panibagong episode ng Go E-Vehicle. At ngayon mga ka-EV, nandito tayo ngayon sa Metro Walk Ortigas, Pasig City para silipin at alamin ang bago nila dito sa Dongfang na 14 Friday. Kamusta Sir Jonel? Hi Sir Mark, kamusta yan po? Very excited ako dito sa 14 Friday dahil ito, ka-EV, ay trending na trending sa social media. So lagi ko itong nakikita at ngayon ka-EV, nandito na tayo. At si Sir Jonel na bahala sa second pictures ng EV na ito. Sir yeah. Jonel, umpisa mo na. Ayan po, hello po Sir Mark. Ngayon sir, pinapakilala ko po sa inyo si 14 Friday sir. Okay. Isa ay compact SUV, full electric vehicle. Meron po siyang dalawang variant na 630 kilometers and yung mas lower variant niya na 430 kilometers sir. Okay. Tapos kung makikita niyo sir sa front side of front view natin sir, is makikita niyo na sir na naka LED lights. Okay. Yung kanyang mga headlights. Mm-hmm. And then nandito rin sa harapan natin yung charging port niya, tapos naka 360 camera na rin po siya. Mm-hmm. And sir, meron din po pala siyang dalawang design, sir. One is the China design and Euro European design. European, okay. Yes, sir. Ngayon, sir, ang nasa harapan natin ngayon is a European design. Kaya kung makikita niyo, sir, nasa harapan po yung charging port natin, sir. Kung makikita niyo rin, sir, meron siyang dalawang charger. Mm. Isang DC charger and isang AC charger. Okay. Ayan po, isang pang home-based charging tsaka isang fast charger. Fast charging. Apo. Oh. Okay. Sir, ano tawag dito sa kanyang design na ito? Ayan, sir, yung parang diamond grills na ano, parang honeycomb, sir. No? Honeycomb ang dating niya. Okay. Apo. Aside sa LED lights natin, sir, na DRL and headlights, meron din siyang apat na sensor, sir. Okay. For additional safety ng safety sasakyan. Features. Apa. And also na ano ko rito, nakita ko dito itong kanyang orange lining sa buong ano to, ano? Yes, buong EV na to. Nakapaikot. Siguro nakakadagdag forma dahil nagkakaroon siya na parang sporty ang dating eh, no? Apa. Alright. Dito sa side sir, anong makikita natin dito? Dito naman sa side sir, kung makikita nyo sa side mirror natin sir, meron tayo yung side mirror light. Alright. And then yung 360 camera natin. 360. And then, emblem ng EV line. EV line. Yes, sir. Okay. Tapos, sa tires naman na gamit natin, sir, is Batman Atlas. Okay. Material na ginamit sa mugs niya is a solid plastic and alloy for lightweight purposes naman yun, sir. Okay. Sige. Sir. Sa likod kaya, sir. Tingnan natin sa likod. Ayun, sir. Dito naman, sir, kung makikita niyo, sir, yung China design niya, sir, is nandito yung kanyang charging port. Charging port. Apo. Meron ito dito, European to eh. No, apo, wala European dito. Design. Mm-hmm. Yung isa naman sir is nasa other side. Yes. Ayan sir. Kung makikita nyo naman dito sir sa tail light niya, full LED na rin po siya. Continuous siya no? Yes po. European na European kasi yung kanyang ano na ang kanyang design. Apo, kasi puro, mostly sa Europe mga ganda na eh no? Continuous from here to apo. Other side. No? Yes sir. So, tapos meron tayong rear wiper. Okay. Tapos track spin antenna, sir. Tapos yes, yung kanyang park light na LED na rin. Ah, brake light. Brake light. LED na rin. So, ang ganda ng kanyang likuran, no? Aba, yung mga emblem niya, sir, mas pinasimple lang. Pinasimple lang. Pero mas pinaganda, sir, yung 14 Friday na emblem and then yung logo ng DFM. Okay. It's Dongfeng Motors. Ah, Dongfeng Motors yes, ang po. Ibig sabihin nito. Okay, may mga nakikita ko dyan, sir. Oh, yes po, may sensors na rin po siya. Apat na sensor, sir. Mm-hmm. Tapos naka-electronic na, tailgate na rin po siya. Ah, okay. So, no need na pong i-lip pataas. Ah, okay. Ang ganda. Yes, sir. May malaki na rin tayo na trunk space. So, ang ganda nito. Apo. Laki. Naka-ano na rin yan, sir. Tonneau cover. Okay. Apo. Ganda, no? Apo, sir. So, yun. Sir. Pwede. So, okay. Pasok naman tayo sa loob, ka-EV. Tingnan natin ano ba yung maganda at the best
dito sa 14 Friday. Tingnan natin yung kanyang interior. Tara, let's go. Okay, ka-EV, nandito tayo ngayon sa kanyang interior ng 14 Friday. So, Sir Jonel, so you can explain kung ano yung mga materials na ginamit dito sa interior ng ating 14 Friday. And sir, as you can see po sir, yung material na ginamit sa interior natin is a soft leather. Soft leather. Aba. Right. Tapos sir, yung ating instrument panel and yung kanyang infotainment is fully digital na rin po. Yes. Oo, no? Apo sir. Tapos aside sa mga controls natin sa infotainment sir, may mga physical controls tayo sa ating manibela. Ito naman po sir is for the cruise control. Cruise control. Okay. Yes sir. And then this button is for 360 camera. 360 cam. Yes po. Ito sir, ito yung para sa instrument panel natin sir. And then sounds. Tapos yung change stations po. And then yung pag-answer ng call. Alright. Oh, pwede mo na dyan, no? Apo. And then yung makikita nyo naman na button dito, ito po ay pre-button. Pwede nyo i-set kung ano yung gusto nyo paggamitan dito, sir. Okay. Tapos, sir, kung makikita nyo, sir, yung kanyang vanity mirror is naka-LED lights na rin po. Okay. So, ganda, no? Apo. Ay, kabilaan na, sir. No? Apo, sir, kabilaan na rin po. Tapos, kung makikita nyo, sir, dito naman po sa ating center console, andito yung temperature control natin, sir. Okay. And then, ito yung sa fan speed. Mm-mm. And then, ang maganda pa dito, sir, sa mga ventilation natin is, iti-twist nyo lang mismo to. Okay. Ayan. Ayan. Kapag ka gusto nyo siyang i-on and off. Ah, on and off to. Aba. So, kung nilalamig ako dito, ayaw ko na nang may aircon. Aba. So, pwede siyang patahin. Okay. Aba, pwede ba? Kasi, sir, dito po, maraming nako-confuse dito kung para saan to, sir. Okay. Ito po ay para sa mga cellphone holders, sir. Okay. Diyan, instead na bumili ka ng anik-anik. Yes, sir. Na yung dinidikit sa windshield. Dinidikit sa windshield. Dito na. Dito aba. Man siya yan. Yung kiniklip na lang, sir, para yung phone nyo dyan na lang sa gitna ilalagay. Alright. Pwede. Aba. Tapos, sir, dito naman, sir, ito yung ating electronic gear stick na may parang diamond design. Diamond crystal design. Okay. Aba. Ganda. Yes, sir. Tapos, ayun po, yung pinaka-park natin, sir, is button na lang din. Mm-mm. Ayun po. Tapos, makikita nyo, sir, yung downhill slope and then yung drive mode natin, sir, nandito po. Kasi meron siya tatlong drive modes. Yung eco, normal, and sports. Okay. Tapos, itong button naman na po ito ay para sa auto hold. Auto hold. Aba. Okay. Ito na rin. Ngayon, sir, ito na po yung pinaka-handbrake natin, sir. Okay. Hindi na yung ginaganan. Yes. Okay. Aba. Yun na yung mga latest ngayon sa... Yes, sir. Tapos, dalawang cup holder, sir. Tapos, meron tayo USB port dito, sir. Ayan, alright, sir. Alright, meron din. Tapos, lagay mo ng ano, no? Aba. Mga ng coins. Coins or something. Aba. Sir, napansin ko dito sa baba, meron din, eh. Meron yes, sir. Dito naman po dito. Sa baba, sir, meron tayo dyang extra... compartments na meron siyang 12 meron siyang ano cigarette lighter. Okay, dito sa kabila sir naka type C dyan. Charging port din siya. Yes po. Okay. Tapos dito naman sir, kung makikita niyo po dito sir. And sir, kung makikita niyo po tong compartment niya rito sir is ventilated na rin po siya. So pwede kayo maglagay ng mga drinks niyo sir or oo, para mapalamig pa, no? Po, sir. Andito yung lalagyan natin na shades. Shades. Tapos okay. Yung sa lights natin. Alright. Ito din, sir. Lights din po ito. Okay. Tapos yung kanyang... Wow. Napakaganda, no? Apo. Yung kanyang panoramic sunroof. Panoramic sunroof. So, ang ganda. Alright. And sir, kung makikita nyo yung panoramic sunroof natin, meron parang mga puti-puti na stars. Oo. Yan yung kanyang, ano sir, ambient light. Ah, ambient light yan. Makikita mo yan mostly sa gabi. Sa gabi, sir. Right. Mas makikita nyo sa gabi. So, nagbabago yung kulay dyan, no sir? Yes po. Pwede nyo baguhin, sir. Alright. So, yun. Pagdating sa kanyang start and stop button, very unique. Sir. Kakaiba rin kasi wala pa ako nakikitang gantong agandang start and stop button na kasing ganda niyan. And sir, kung makikita niyo rin yung kanyang steering wheel is sporty look na rin po siya. Ayan po. Tapos dito sir, nakalagay 14. Okay, yung kanyang 14. Model name. Tapos sir, kung makikita niyo yung center console natin is naka piano carbon design finish. Wow, ang ganda nga no? Yes sir.
Ganun ang finish niya. Tapos sir, tapos yung mga seats natin sir, bucket seats natin, kung makikita niyo sir, para siyang mga naka-racing seats. Oo nga, no? Racing seats. Okay. So, the accent sir, napansin ko, ang accent nito, ng color accent niya is ano? Yes, sir. Neon green, diba ang tawag dito? So, napakaganda na combination din dito sa kanyang loob. Yes po, sir. Then, of course, nakita ko dito yung compartment. Yung kanyang malaking globe compartment. Globe compartment. Okay. Napakaluwag. So, ang dami mong may lalagay dito. Oo, sir. Alright. Then, also, of course, na pansin ko dito yung mga, ano niya, aircon vent nga rin. Meron din siya rito. Oo, no? Sir. Meron din sa likod. Sa mga 5-seater ay wala ng aircon vent. Okay. Sa gitna, sir. Sa gitna. So, dito meron siyang aircon vent dito sa kanyang likuran. Makikita nyo naman po, sir, dito sa aking driver side, naka-adjustable na rin po siya na seat, sir. Electronic na rin po siya. Tapos, kung makikita nyo, sir, meron tayo ditong lumbar support and then yung button sa gitna is for massager. And yung dalawang itong driver side seat na rin po sir is naka-ventilated na rin po siya. Okay. Ayan sir. Okay ka EV, tatry natin yung kanyang massage, no? Okay. Ito yung pinaka paborito ko rito, yung kanyang massage. Sir. Okay, ito 'yun. Sir, yung button na 'yan. Okay. Wow. Ayan, nararamdaman ko na sa likod at ang kagandahan dito, no, pag long ride. So, the best to for long ride kasi at least, di ba, hindi tayo mangangalay kapag tayo ay nabiyahe, lalo-lalo na sa mga long ride natin. Okay ka EV, dito ay meron siyang 5 speakers. Okay? Dito, sa bawat pinto, meron siyang mga speakers. Okay? Ang kagandahan niya, bakit 5? Kasi meron din siyang speaker dito sa may kanyang dashboard. Alright? This is a speaker. Siyempre, yung sensor niya. Yan yung sensor. So, guys, napakaganda nito para sa isang SUV. Talagang binigay ng lahat nila dito. Okay, ka-EV, nandito tayo sa kanyang second row na napakaluwag. Actually, ang aming size is, ano na, oversize na rin kami kahit pa paano. Okay. Pero, ang kagandahan dito ka-EV ay hindi magmumukhang sabit lang yung nasa gitna. Kasi nga, meron din siyang sariling headrest. Okay. Dito sa gitna ka-EV, may napansin ako rito. Yes, meron siyang cup holder dito and armrest na rin. Siyempre, kung wala naman tayong kasama, pwede mong gamitin to. Then, ang napansin pa dito, Sir Jonel, ito nga, binanggit na natin kanina. Aba. Meron siyang may sarili siyang aircon vent na ventilation ng aircon dito sa likod. Yes sir, meron din po siyang ano sir, charging port dito. Charging sa port row. Also, all right. Ano? Then ang luwag. Ito ang ganda rin nito. Ang kanyang seat pocket dito sa likod. So ito, ganda rin, nasabitan. Hook. So, ang isa pang maganda rito, EV, ay meron din siyang ito. Second row na light. Second row lights. Nakabukas kasi yung pinto kaya hindi natin mapatay. So, yun. So, napakaganda. Napaka-convenient dito sa likod, no? Yes, sir. So, yun, no? At dito, meron din siyang hook dito. So, handaming pagsasabitan. Meron din siya rito. At dito. So, airbags din, sir. Ilan ang airbags nito, sir? Ito, sir, meron tong 6 airbags. 6 airbags. So, safe na safe tayo. Hanggang dito sa likod yung airbags, yes, no? Yes, po. Hindi lang siya dun sa harap. So, safe na safe. Magkaroon man ng disgrasya at masasabi nating safe ang ating 14th Friday. Alright? Okay, sa mga interesado natin na nanonood ngayon patungkol dito sa 14th Friday, you can download yung kanyang brochure sa dfm-ph.com. Doon makikita nyo lahat ng detalye na gusto nyo malaman dito po sa 14th Friday. For now, ang kanya pong motor type ay permanent magnetic synchronous machine na meron po siyang cooling type na liquid cooling na ang peak power o rated power dito ay 150 kilowatts by 80 kilowatts at ang kanyang pong
maximum motor speed po or RPM ay 16,000 RPM. Ang peak torque nito ay 340 Nm at ang kanyang power type, of course, ay ito po ay pure electric vehicle, okay? And of course, pagdating sa kanyang materials ng power battery nito ay lithium iron phosphate battery na merong 342 volts over ang capacity po nito ay 57.8 kilowatts. Okay? Ang sabi dito sa brochure ay 36 hours of continuous use pwede po itong gamitin. And of course, ang kanya pong charging time pagdating naman po sa AC ay 0 to 100% ay 10 hours po. And pagdating naman sa kanyang fast charging time, from 30% to 80% ay 35 minutes lang. At syempre, banggitin ko na rin yung kanya pong front suspension type mo po nito, no? MacPherson independent suspension po plus stabilizer bar. Yun po yung kanyang front. And pagdating naman sa kanyang rear suspension ay multi-link independent suspension naman ang kanyang rear. Okay, sa mga nagtatanong kung ano yung size ng kanyang gulong. Okay, 235 by 55 by R 19. So, malaki po ang kanyang gulong ka-EV. And of course, fully LED na po lahat ng kanyang ilaw. Okay, ka-EV, sa mga nagtatanong ng safety features, ipopost ko po dyan sa ating screen. I-post nyo lamang po para mabasa nyo. At kung interesado ka, i-download mo lamang ang kanilang pong brochure. Okay, sa mga nagtatanong kung ilang kilometro ba ang top range nitong 14 Friday, ito po yung nire-review natin, ito po yung top bar yan. Ito po yung 630 kilometers. Yung pong isa pong bar nito ay 430 kilometers. So, pagdating naman sa presyo ka-EV, ito pong ating nire-review na 630 kilometers na 14 Friday ay 2.580 million pesos. And pagdating naman sa lower variant niya ay 1,980,000. Okay, kung interesado po kayo sa EV na ito, andyan po sa ating pong screen ang FB page po ni Sir Jonel at ni Sir Ter dito po sa may Pasig at kay Sir Joshua naman po sa may Bacoor, Cavite. Alright mga ka-EV, yan. Kung gusto niyo pong i-test drive ang ating unit, nandito lamang po sa Metro Walk, Ortigas, Pasig City. Alright, kaplas sa ating screen ng kanilang address, pwede niyo silang bisitahin dito para ma-test drive po ang unit ng ating pong 14 Friday. Alright? Ngayon ka-EV, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman pwede mong pindutin ang ating pong logo ng Go E-Vehicle dyan sa baba. At syempre, isubscribe mo na. Baka dito mo na makita ang bagay na EV para sa inyo. Marami tayong mga videos na ng mga EV sa ating video section. You can explore. At syempre, yun nga, yun naman ang gusto ko eh, no? Makita nyo yung bagay na EV para sa inyo. So again, maraming salamat sa mga ating mga subscriber na. Maraming salamat sa ating sa pag-imbita po ni Sir Jonel sa Escalante dito sa Dongfang, Pasig City. Alright? Tara! Let's go!